Yo, what's up mga boss? Nandito na naman po ang inyong boss na Oli Vlog, nagbabalik. Welcome back po tayong lahat dito sa ating YouTube channel. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga boss, kamusta na po kayo? Sa video pong ito, pag-uusapan po natin yung tungkol sa ating sa mga fighting style ng mga manok natin, kung paano ba at saan nakukuha, kung paano magiging magaling at saan nakukuha yung galing ng ating mga manok pagdating sa pakikipaglaban. So, bago yan mga boss, at bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe. I-like nyo po at i-share at hit nyo yung ating notification bell. Tapos sa ganun, maging updated kayo sa mga ina-upload natin na video. So, mga boss, kunting hiling lang, please support my YouTube channel. So, tara mga boss, at umpisahan na po natin. A few moments later. So, ito mga boss. Saan nga ba nakukuha ng mga manok natin yung kanilang pagiging magaling pagdating sa pakikipaglaban? So, paano ba natin to magagawa? And then, paano natin sila matuturuan mga boss? Ang manok po kasi, para po dun sa kaalaman ng iba, ay natuturuan. So, kaya nga po natin sila ini-spar, tinitraining, dan sa ganon, ma-develop yung kanilang fighting style, yung pagdating sa kanilang pakikipaglaban. So, yun yung ibibigay natin sa kanila pagdating ng conditioning. So, mga boss, saan ba nakukuha yung pagiging magaling? So, una, ganito. Ang pagiging magaling ko kasi ng manok, mga boss, sa kanilang mga fighting style ay nagdidepende yan dun sa kanilang bloodline, sa kanilang blood composition na nilalaman. So, kaya nga po tayo, pag gumagawa ng ating mga panlaban, ng ating bloodline, ay tinitimpla natin yan. Parang sa pagkain lang naman yan mga boss eh. Kapag po hindi masarap ang timpla, meaning hindi po masarap. So, ganun po sa paggawa ng ating ginagawang panlaban doon sa bloodline na ating ginagamit panlaban sa manok, sa sabungan. So, dapat ang mangyari, kung ano yung gusto nyong fighting style, yun lang yung inyong gagawin. So, malipat naman tayo dun sa kung bakit nagiging magaling ang isang manok pagdating sa kanilang pakikipaglaban. Although, gaya nga nung una sinabi ko, ang manok ay natuturuan, so nadidevelop yung kanilang fighting style. At yung pagdating naman po dun sa unang nabanggit ko, yung galing ng manok natin, ito mga boss, para po sa kaalaman nung iba, na ang galing po ng ating mga manok ay natural po yan. Yan po ay nasa kanilang bloodline mga boss. Natural po sa kanila yan, yung kanilang likas na galing. Kasi, kung matatandaan nyo, ang manok po, ito mga boss, ang manok po na bulok, tandaan nyo mga boss ha, ang manok na bulok, kahit po yan, ay saksakan nyo ng napakaraming gamot. Saan nyo naman saksakan ng gamot yan, painumin nyo ng painumin ng gamot yan, kung yan po ay bulok. Pananatiling bulok po yan. Although, base na rin po dun sa gagawin yung training sa kanila, magkakaroon sila ng konting improvement, pero masasabi natin sa kanila na yan ay bulok. Tandaan nyo mga boss ha.
saksakan nyo man ang saksakan ng gano'ng karaming gamot dyan, painumin nyo man ang painumin ng mga gamot dyan, ang manok na bulok ay bulok pa rin. Ah, mga boss, hindi po nakukuha ng galing ng manok ang pagbibigay ng gamot. So, ang kanilang galing, natural na kanilang potential. Hindi po totoo na ang gamot na binibigyan natin suplemento sa kanila ay nakakapagbigay ng galing. Kaya nga po tayo nagtitraining eh. So, mangyari, doon natin dinidevelop yung kanilang skill. Hindi po totoo na kapag ang manok natin, binigyan natin ang binigyan ng gamot, ay magiging magaling. So, meaning, mananalo na siya. So, kasi, tandaan nyo mga boss, ang sabong po, wala pong kasiguruhan yan. Hindi natin alam kung ano yung mananalo at yung matatalo. Yun nga lang, mas iba yung gumagamit tayo ng dumadaan tayo sa pagtitraining sa kanila bago natin isabak sa laban. So, mga boss, kasi sa pagkukondisyon ng manok, tandaan nyo, sa atin, hindi naman po tayo nag-aangat ng bangko. So, iba na yung may alam. Lamang yung may alam pagdating sa paglalaban ng manok. So, tandaan nyo lang mga boss, ang manok natin, hindi po makukuha yung galing pagdating sa gamot. Yung gamot, nakakapagbigay lang po yan ng tibay sa manok natin, pero wala pong katotohanan na ang manok natin kapag binigyan natin ng gamot ay magiging magaling. Kaya nga tayo nagtitraining eh. Kung ang reality ng gamot ay gumagaling sila pagdating sa gamot, bakit pa tayo magpapagod magkondisyon? Bakit pa tayo magpupuyat, gigising ng madaling araw para sila ay pagalawin, para kondisyonin, para ispar? So kung kaya naman ibigay ng gamot yung galing sa kanila, edi gamutin na lang natin sila ng gamutin, wala natin silang i-training na sa ganun, gumaling sila. So yun po yung reality ng pagbibigay ng gamot sa ating mga manok. Mga boss, tandaan nyo mga boss ha, hindi po totoo na ang manok ay nakakapagpagaling ng kanilang fighting style. So mga boss, wala po tayong intention dito na manira ng mga nagbebenta ng gamot. So yun sa atin lang, yung reality, sinasabi ko lang. Kahit naman po yung mga nagbebenta ng gamot, alam po yan eh. Tanungin nyo po sa kanila. So walang katotohanan na yung manok ay nakukuha yung galing pagdating sa binibigay nating gamot. Ang ibinibigay lang po ng gamot sa kanila yung tibay. So ayan mga boss, sana malinawang kayo. So kaya tayo, ginagawa natin, nagkukondisyon tayo para ma-develop yung kanilang skill, yung kanilang pakikipaglaban. So kaya nga tayo may sinatawag na 14 days conditioning, 21 days conditioning, so etc. Yun po ay para i-develop yung kanilang skill sa pakikipaglaban. So kung may katotohanan na ang ginagawa ng gamot ay gagaling ang manok, hindi na po natin kailangan na magkondisyon na mag-training ng manok. So gagawin natin, magbibigay na lang tayo ng manok, magbibigay na lang tayo ng gamot. Kasi yung gamot, gagaling naman yung manok, ba't ba tayo magki-training? So yun po yung reality ng conditioning. Mga boss, huwag po sana kayong magagalit. Yun po sinasabi ko ay pawang katotohanan lang. So hindi ko po kayo sinisiraan. So sinasabi ko lang po to, kahit naman dun sa mga big time, kahit kayo mismo, alam niyo po yan, na ang manok, kapag bulok, ay saksakan mo man lang maraming gamot, bulok pa rin po yan. At ito mga boss, dun sa mga nambabas natin, dun sa naghahanap ng patunay, ng laban, so wag lang kayong mainip mga boss. So nag-start na po tayo mag-condition. So magti-train tayo for trial lang. Susubukan natin makapaglaban sa Sabungan, kasi nga kahit papano nami-miss na natin yung pumunta ng Sabungan. So ginawa natin, nag-start tayo na mag-precon nung ating dalawang bullstag. So gagawin natin, ilalaban natin sila. So titingnan naman natin kung magiging effective yung gagawin natin pagkukondisyon sa kanila. Yun nga lang, syempre ito yung usapin natin na to, gumagamit din tayo ng gamot, dahil nga sabi ko
ang gamot nakakapagbigay ng tibay. Mga boss, ginagamit natin ang gamot para sa kanila. Nang sa ganun, meron tayong aasahan tibay pagdating sa basaan. So ganun naman talaga mga boss eh. Hindi yung aasa lang tayo sa gamot. Dapat combine yan. Dapat meron tayong unang-una, may palo yung manok natin, may magandang conditioning, and then yung magandang gamot. Ika nga, so ayan. Dapat sama-sama yan. And then ang pinakahuli, yung tare at yung swerte na sinasabi, yung eka nga ng karamihan, samahan sana ni Lady Luck. So yan mga boss, kahit naman ako, kahit tayo ganito, naniniwala tayo sa ganyang kasabihan. So dapat buo yung tiwala natin sa ating ilalaban ng manok. Yun lang mga boss, dito na po natin tatapusin ang ating munting vlog. Muli, ako yung humihingi ng paumanhin. Kung meron man tayong taong nasasagasaan sa ginagawa nating topic, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Wala po tayong intention dito na manira ng tao o ng kahit ano paman. So sa atin po, nagtuturo lang tayo, and then sinasabi natin yung reality tungkol sa pagmamanok. So yun lang mga boss, sana huwag kayong magagalit. At yun lang, dito natin tapusin ang ating munting vlog. Doon po sa ating mga boss na magkakadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo at i-share, and then i-hit yung ating notification bell. So yun lang mga boss, inihiling ko po sa inyo, please support my YouTube channel, and then wag nyo po kalimutan yung notification bell. So yun lang mga boss, maraming salamat, good luck. So ito na naman mga boss, so shout out time tayo uli. Shout out po kay Boss Arsene Alba, dun sa RCV Game Farm from Tarlac City, kay Reynolds TV from Valencia Bukidnon, kay Johnny Spagad from Batangas City, kay Ray, Boss Ray Masangkay, kay Boss Rocky Bulan from Saudi Arabia. So boss, ingat-ingat ka dyan. Kay Boss John Lord Backyard, so isa siyang farm, from Esperanza Mindanao. Kay Boss Chris Abenohar, from MB Hard Danger, so isa tong seaman. Palagi ko isang matinik to. Gago! So yun lang mga boss, maraming salamat po sa inyong lahat dun sa nagtiwala na magpa-shoutout sa atin. Yun lang po, at dun sa mga nag-aantay ng shoutout mga boss, wag po kayong mainip, masa-shoutout din po kayo. So yun lang, maraming salamat po sa inyong lahat. And hope is not enough.